Doktor, problema pa rin. Nagtataasan lahat ng presyo, halos ng lahat ng commodities. Ano po yung impact nun sa hospital services? Saka sa mga empleyado ninyo, lahat-lahat na. Well, talaga pong ganun, no? Anyway, nagkaroon naman po ng mga wage increase, no? Pero that's not enough, ano po. I think we'll have to really increase pa rin ng salaries ng ating mga healthcare workers. Hopefully na with the help of ito naman kasing mas maganda nga po ito may OCA, ano? Because this is a big help to our healthcare workers. And ngayon na-release na supposedly, bakit hindi nila dinidisburse? Kaya napakalaking tulong po sana yan doon sa ating mga nurses at saka sa different healthcare workers na only nurses po ito eh. Kasi meron po yung high risk, medium risk, and low risk na personnel ng hospital na bibigyan yan. At malaking amount nga po yan. At napakalaking tulong po sa kanila yun. Pero yung hospital services, I mean, apektado ba? Nagtaas na ba kayo ng mga, halimbawa, room fees, gano'n? I think a lot of the hospitals have increased by at least around 5-10% po yung mga cost. Wow. As a result of the mga nagtataas ang inflation. Presa. Yes po. I think they have to do that. Within the year. Yes po. Palagay ko slowly they are increasing the rates po ngayon.